Anekdota. Ang anekdota ay isang maikling pagsasalaysay ng isang makatawag pansin o nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao na kadalas ay kilala o tanyag. Ang pagsasalaysay ay karaniwang maikli ang mga pangyayari at maaaring totoong nangyari sa buhay ng tao o maaari ding mga likhang isip lamang subalit halos nahahawig sa katotohanan. Ang anekdotang hango sa tunay na buhay ng isang tao ay nagbibigay ng pagkakataon upang lalo pang makilala ng mga mambabasa o tagapakinig ang totoong pagkatao o ang personal na buhat ng taong pinatutungkulan nito. Ang anekdota na manglikhang isip at hindi base sa tunay na buhay ay madalas na may paksang katatawanan, subalit may taglay na mensaheng kapupulutan ng aral ng mga tagapakinig o mambabasa. Madalas nagagamit ang anekdota sa pagsulat, lalo na kapag may isang bagay na nais bigyang diin ang manunulat, kung saan angkop na angkop ang mensahe ng anekdota. Nagagamit din ito sa pagtatalumpati, lalo na sa pagsisimula o sa pagwawakas, o kung may puntos na nais bigyang diin ang tagapagsalita. Nagagamit ang anekdota upang makapagbigay aliw, makapagturo, o makapagbigay aral patungkol sa isang paksa. Ang anekdota ay maaari ring personal na pangyayari sa buhay ng manunulat o mananalumpati. Sa pamamagitan nito, may pasisilip nila ang isang bahagi ng kanilang buhay na maaaring kapulutan ng aral o pagnilayan ng mambabasa o tagapakinig at may ugnay rin nila sa paksang tinatalakay. Narito ang ilang paalala sa pagsulat ng sariling anekdota. Una, alamin mo ang layunin o paksang pagagamitan mo ng personal na anekdota. Mula rito ay piliin mo ang isang pangyayari sa iyong buhay na angkop na angkop para sa iyong layunin o paksa. Pangalawa, pakaisiping mabuti ang mga detalye sa pangyayaring ilalahad mo bilang personal na anekdota. Itala ang lahat ng naalala o natatandaan mo kaugnay ng anekdota. Balikan bilang isang larawan ang lahat ng pangyayari. Kung mainit ba noon o malamig, kung nasa loob o labas ka ba ng mangyari ito, balikan din sa alaala kung ano ang naging reaksyon ng mga taong nakapaligid sa iyo na mangyari ito. Pangatlo, sa pagsasalaysay nito'y huwag agad sasabihin ang kasukdulan dahil mawawala ang pananabik ng mga mambabasa o tagapakinig sa kabuuan nito. Sa halip na simulan sa isasalaysay ko sa inyo ang pagkawala ng pinakamamahal kong iPhone 11, maaari mong sabihing mayroon akong iPhone 11 na ibinigay ng aking ate pagkatapos ng halos isang taon kong paghingin na ipasa na niya sa akin at mag-upgrade na siya. Sa wakas ay naibigay rin ito sa akin bilang isang espesyal na regalo sa aking kaarawan. Subalit, isang araw, kapag ibinitin ng ganito ang kasugdulan o ang tinatawag na punchline, ay tiyak na mapananatili ang interes ng mga mambabasa o tagapakinig na sundan ang mga pangyayari. Tiyakin lang na ang pangyayaring ilalahad ay talagang makukuha sa atensyon at magagamit sa layunin ng pagsulat o pagbigkas. Pang-apat, iwasang gumamit ng mabibigat na salitang hindi agad maunawaan ng mga mambabasa o tagapakinig. Ang pagsasalaysay ng anekdota ay para lang pakikipagkwentuhan sa isang kaibigan tungkol sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari sa iyong maghapon, kaya gumamit ng mga payak na salitang madaling maunawaan. Panglima, kung gagamitin mo ang anekdota sa pagtatalumpati o pagsasalita, ay mahalagang makapag-ensayo ka upang mailahad ito ng mabisa. Pang-anim, bilang pagwawakas ay bigyang diin ang dahilan kung bakit mo inilahad ang anekdotang ito. Dito nila mauunawaan at mapahahalagahan kung bakit mo isinama ang anekdota sa iyong paglalahad. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.